Ang Golden Temple sa India ay ang holiest place ng mga Sikhs. Isa ito sa pinakamagandang building sa mundo. Pero noong 1984, ito ay naging isang sentro ng kaguluhan sa lugar na nagresulta sa pagkamatay ng ilang libong katao na gustong magtatag ng kanilang sariling bansa, ang Khalistan. Ito ang kwento ng Operation Blue Star para mahuli ang Sikh leader na si Jarnail Singh Rinawali at mapigilan ng mga Sikhs ng India na magtatag ng kanilang sariling bansa. Ang operasyon na ito laban sa mga Sikhs ay nagresulta sa pagkasaway ng ilang libong katao, pati na pagkamatay ng kanilang Prime Minister na si Indira Gandhi sa kamay ng kanyang Sikh bodyguards na naging sanhi ng pagganti ng mga Hindu sa mga Sikhs sa buong India. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga susunod na kwento dito sa Abiseth TV. Si Jarnail Singh Rinawali ay pinanganak noong February 12, 1947 sa kasagsagan ng kaguluhan sa Punjab dahil sa panahong yun, hinahati ng mga Brito ng India sa dalawang estado, lalo na sa Punjab region kung saan ang sentro ng kaguluhan dahil sa agawan ng teritoryo ng mga Muslim, Hindu at mga Sikhs sa lugar. Noong 1965, dinala siya ng kanyang ama sa isang religious school sa Punjab region kung saan doon nagsimula ang kanyang transformation sa pagiging isang magaling na leader ng mga Sikhs dahil ang paaralan niyon ay siyang nagiging training school sa mga mangangaral or pare sa relihiyong Sikhs. Sa edad na 30 anyos, naging pinuno si Rinawali sa Damdami Taksal ang paaralan na kanyang pinasukan nung nag-aaral pa siya. Sa mga panahong yun, uminit ang political situation sa northwest ng India dahil gusto ng Punjab region or ng Sikh party ng otonomiya sa India. Pero tutol dito ang Congress Party ng India na pinamumunuan ni Indira Gandhi at ng anak nitong si Sanji. Noong 1977, kinausap ni Indira Gandhi ang kanyang anak na si Sanji na humanap ng paraan para mabuwag ang impluensya ng Agali Dali Party or ang Sikh Party ng Punjab Region. Humanap naman kaagad si Sanji ng paraan para makapag-set up ng isang rival faction laban sa Agali Dali Party. Binigyan ito ng listahan kung saan pipiliin ni Sanji ang magiging pinuno ng rival faction. Isa sa mga pangalan sa listahan ay ang batang leader ng Damdami Taksal na si Jarnail Singh Rinawali. Sa mga panahong yun, naging kilala si Rinawali dahil sa kabaitan nito sa kanilang lugar at sa pagbabawal niya sa mga kabataan ng pagbibisyo. Higit sa lahat ay marami itong nabinyagan sa mga kababaihan at kalalakihan sa Sikh religion. Para mawala ang impluensya ng Sikh Party at ang kanilang planong humiwalay sa India, pinili ng Congress Party ng India si Jarnail Singh Rinawali para pamunuan ito ang Punjab region sa ilalim ng Congress Party ni Indira Gandhi para ma-maintain ang Punjab sa India. Noong dekada 80 sa Punjab region, mas naging kilala si Rinawali sa buong India dahil sa brutal na pag-crackdown nito sa mga non-believers ng Sikh religion. Higit sa lahat ay inaakusahan siya kasama ang kanyang mga followers na pinagpapapatay nila ang kanilang mga kalaban o kahit anong klaseng rival nila sa Punjab region. Kumalat din ang balita na magtatatag ito ng kanilang sariling bansa, ang Khalistan. Noong September 1982, pinatay ang isang may-ari ng pahayagan sa Punjab region na siyang palaging tinitira si Rinawali. Dahil sa pangyayari, inakusahan si Rinawali na siyang mastermind sa pagpatay at inaresto ng Indian Police. Pero sa kalagitnaan ng paglilitis, pinakawalan si Rinawali ng gobyerno ng India na walang kaso. Dahil sa paniniwala ng Congress Party ay mas magagamit nila ito sa labas ng kulungan para magpatuloy sa kanyang paghahunting ng mga karibal ng partido ng Congress Party sa Punjab region.
Pero lingid sa kaalaman ng Congress Party ay may paggamuhi na si Bendawali sa kanila dahil sa panahon ng kanyang pagka-aresto, sinira ng mga Indian police ang kanyang mga importanteng bagay tulad ng kanyang mga sermon sa kanyang mga followers na isinusulat ng kanyang assistants ay sinunog ng mga police. Sa parehong taon kasama ang iilan sa kanyang loyal followers, lumipad si Bendawali sa loob ng Golden Temple Complex para doon na tumira. Ayon sa kanyang mga kritiko, kaya ito lumipad sa loob ng templo ay para makaiwas sa muling pagka-aresto sa kanya, kaya sa Golden Temple humingi ng sanctuary. Ayon naman sa kanyang mga supporters at followers na kaya ito lumipad sa temple ay dahil para mapalapit sa Panginoon. Pero sa mga panahong yun, napakainit na ng sitwasyon sa Punjab region dahil sa kaguluhan ng mga Sikhs at Hindu sa lugar. Palaging inaatake ng mga Hindu ang mga Sikhs, sinusunog nito ang kanilang mga lugar, kaya gumaganti din ang mga Sikhs sa mga Hindu na siyang naghahari-harian sa Punjab region dahil kontrolado ng mga Hindu ang central government ng India, pati na ang Hindu Raj ay napakainit din sa mga Sikhs. Kinakabahan kasi ang mga Hindu na humiwalay ang Punjab region sa India dahil ang rehiyon ay dating sentro ng Sikh Empire na pinaniniwalaan ng mga Hindu na magiging rason ng mga Sikhs na magtatag ng kanilang sariling bansa dahil dati naman talaga silang may sariling estado at gobyerno bago pa man dumating ang mga Briton sa India. Noong November 1983, biglang inilipat ni Bendawali ang kanyang headquarters sa Kaltak, ang sentro ng political power ng mga Sikhs sa rehiyon. Para sa central government ng India ay hindi na makontrol si Bendawali. Kaya ay pinatawag ni Rajiv Gandhi ang pag-expel kay Bendawali sa loob ng Golden Temple. Matapos kasing mamatay ni Sanjay Gandhi, pumalit sa kanya ang kanyang kapatid na si Rajiv Gandhi, ang bagong bida ng Congress Party na anak ng Prime Minister na si Indira Gandhi. Sinagot ito ni Bendawali na handa sila kahit anong mangyari. Sa pahayag na ito ni Bendawali, klaro para sa kanila na handa silang makipaglaban sa gobyerno. Kaya dumating kaagad sa Amritsar si Major General Brad ng Indian Army para magipag-coordinate sa mga otoridad sa lugar para hulihin si Bendawali sa loob ng Golden Temple. Umapila naman si Indira Gandhi sa mga tao sa Punjab region baka sakaling sumuko pa si Bendawali ng payapa at para maiwasan ang pagdanak ng dugo sa lugar. Pero hindi ito umepekto sa mga tao kaya nagbigay ng utos ang Prime Minister na mag-proceed ang militar sa kanilang misyon ng Operation Blue Star at pasukin ang Golden Temple, pero mahigpit na inutos nito na huwag idamay ang mga sibilyan sa lugar. Nagpatupad din ng gobyerno ng curfew sa buong Punjab region. Nang magsimulang pumasok ang Indian Commando sa Golden Temple, pinagbababaril ito ng mga Sikh snipers na nakatago sa mga tore ng templo na siyang dahilan sa pagkamatay ng maraming Indian soldiers. Nagbigay ulit ng utos ang general ng gobyerno na pasukin itong muli sa pangalawang pagkakataon. Pero lumaban pa rin ang mga Sikhs, hindi lang sa mga tore ito nagtatago kundi pati na sa ilalim ng templo or underground ito na bigla na lang lalabas sa mga manhole at magpapaputok ng kanilang mga machine gun at bigla na lang ding mawawala. Nagulat pa ang Indian Army nang biglang pasabugin ng grupo ni Bendawali ang isang tangke de gera ng gobyerno sa lugar. Gamit ang rocket-propelled na granada, hindi nila alam na nakahanda pala talaga ang grupo ni Bendawali sa labanan. Kaya nagdesisyon si General Bard na papasukin ang mga tangke sa loob ng Golden Temple Complex. Binomba ng gobyerno ang Akaltak na kung saan nawasak ang buong complex na siyang dahilan sa pagkamatay ni Bendawali at karamihan sa kanyang mga followers.
Dalawang araw magalipas matapos ang pang-aatake ng mga otoridad sa Golden Temple, marami pa rin resistance ang nagaganap sa lugar. At ayon kay General Brard sa kanyang interview na si Bendawali ay suportado ng China sa pamamagitan ng Pakistan dahil sa mga armas na kanilang nakuha sa mga kalaban ay gawang China. Sinuportahan ito ng China at Pakistan para magtatag ng sariling bansa ang Khalistan na siyang magpapahina sa bansang India. Pero kahit sa ang panig ng mundo, kinundina ang pag-atake ng Indian Army sa Golden Temple, lalo na sa Prime Minister nito na si Indira Gandhi na siyang nagbigay ng utos na atakihin ang templo, kaya galit na galit ang mga Sikhs sa iba't ibang panig ng mundo sa Indian Army, lalo na kay Gandhi. Ilang linggo ang makalipas ng ipatupad ang Operation Blue Star sa Golden Temple, si Bent Singh, isang devout Sikh, ay hindi makamove on sa pangyayari. Ito ay lubhang nalungkot at nasaktan sa pangyayari sa kanilang holiest temple. At higit sa lahat, si Bent Singh ay ang personal bodyguard ng Prime Minister ng India na si Indira Gandhi. Siya ay palaging kasama ng Prime Minister sa lahat ng pagbabiyahe nito sa iba't ibang bansa. Isa rin siya sa mga most trusted sa security team ni Indira Gandhi. Pero dahil sa pangyayari at pagkamuhi niya sa Prime Minister, nagsimula kagad itong magplano para patayin si Indira Gandhi para makapaghiganti sa ginawa nito sa kanilang templo at kapwa niya, Sikhs. Pero matapos ang Operation Blue Star, nagbigay ng advice sa Prime Minister ang mga heneral ng militar na kailangang tanggalin ang mga Sikhs bilang bodyguards ng Prime Minister. Pero tinutulan ito ni Gandhi at sinabing malaki ang tiwala niya sa kanyang mga Sikh bodyguards at naiintindihan nila ang kanyang desisyon sa Golden Temple. Noong umaga ng October 31, 1984, umalis si Indira Gandhi sa kanyang bahay para pumunta sa isang TV interview. Habang naglalakad ito sa pathway ng bahay, nakita nito si Bent Singh at gumiti ang Prime Minister sa kanyang bodyguards ayon sa mga nakakita sa pangyayari. Pero biglang bumunod si Bent Singh sa kanyang revolver at nagpaputok ng 5 beses kay Gandhi. Isa pang kasama nitong bodyguard na si Satwant Singh ay nagpapaputok din ng kanyang machine gun sa Prime Minister. Bumagsak naman kagad ang Prime Minister ng India sa sahig ng pathway matapos itong pagbabarilin ng 1 beses. Binaril naman kagad si Bent Singh ng mga Hindu bodyguards ni Indira Gandhi at napatay nila ito. Kasama na si Satwant Singh pero nakasurvive ito, pero sa kalaunan ay binitay rin ito. Inanunsyo naman kaagad ng media sa buong India na namatay ang Prime Minister nito dahil binaril ng kanyang Sikh bodyguards na siyang dahilan sa pagkagalit ng mga Hindu sa mga Sikhs dahil sa kanilang paniniwala ay pinatay kanilang ina, ang ina ng bayan na si Indira Gandhi. Nagsimula ang gulo sa Delhi, ang kapital ng bansa ng isang pamilyang Sikh, sakay ang train galing sa Punjab region ay walang kaalam-alam sa balitang namatay ang kanilang Prime Minister. Nang huminto ang train sa Delhi, biglang pumasok ang mga Hindu sa train at galit na makakita ng mga Sikhs, pinaghahatak nila ito palabas ng train at pinaggugulpi ng mga Hindu ang mga pasahirong Sikh sa train station ng Delhi. Hindi pa nakontento ang mga Hindu, sinunog pa nila ang lahat ng mga Sikhs na kanilang ginulpi. Sa sumunod na 4 na araw, isang malaking kaguluhan ang sumiklab sa buong India, partikular sa Delhi, ang kapital ng India. Hinahunting ng mga Hindu ang mga Sikhs dahil gusto nilang ipaghigante ang kanilang namatay na Prime Minister. Kumalat ang kaguluhan sa ibang syudad, lalo na sa mga Sikh community sa labas ng Delhi. Mahigit sa 8,000 Sikhs ang namatay matapos ibalitang binaril si Indira Gandhi ng kanyang Sikh bodyguards. Mahigit sa 17,000 mga Sikhs ang kabuuang pinatay ng mga Hindu sa 40 syudad ng India at 1,000 mga Sikhs na babae ang ginahasa ng mga Hindu sa iba't ibang lugar. Mahigit sa 50,000 Sikhs naman ang nagsilika sa Central India at bumalik sa kanilang homeland na sa Punjab region para makatakas sa mga Hindu na wala ng kontrol sa kanilang mga sarili dahil sa kanilang galit sa mga Sikhs.
habang ang pumalit kay Indira Gandhi bilang Prime Minister ay ang anak nitong si Rajiv Gandhi na nagbigay ng pahayag na kapag ang isang malaking puno ay babagsak, yayanig ang lupa na kinundina ng world media bilang justification nito sa mga riots na nagaganap sa buong India matapos mamatay ang ina nitong si Indira Gandhi. Lumipas pa ng ilang araw bago humupa ang galit ng mga Hindu sa mga Sikhs, pero silang lahat ay nagkaroon ng matinding galit sa isa't isa dahil sa mga pangyayari na sinimulan ni Bendawali para maitatag ang estado ng mga Sikhs sa India, ang Khalistan. Hanggang dito na lang at huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Abhishek TV para sa mga susunod na kwento. Maraming salamat sa panunood.